Narito ang Balitang Pinoy TV. Sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Dilima, nagsabi na po na makikipagtulungan siya dito po sa ICC para po sa kaso ni President Duterte. Grabe, no, attack dog talaga, no. Alam niyo na ngayon kung bakit nakalaya yan para maging attack dog. Kawawa ka naman, Dilima, naawa ako sa iyo, no. Hindi mo ba nahalata, gamit na gamit ka? Ngayon, ikaw naman, gagamitin sa ICC. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo. Unahin na po natin itong sa bagong laya. Alam mo, Senator Dilima, no? Nagugulat po ako sa mga pinapahayag nyo, no? Kung totoong kayo po yung nagpahayag talaga nitong mga bagay na to na yan po yung sa ICC. Kasi narinig ko eh. Willing daw siyang makipagtulungan sa ICC. Hindi ko po alam kung kayo po ay updated po habang kayo nakakulong. Kung naiintindihan nyo pa po na may gera po sa Ukraine, gera po sa Israel. No? Sana po magpahinga kayo, maghanda po kayo sa inyong depensa. Hindi po yung paghihiganti agad. Kung natatandaan po ninyo, sa inyo na rin may sabi, isa sa agam-agam na mga kasama ninyo noon, na yung pinagsabihan kayo na kauupo lang ng Pangulo ng Pilipinas, gusto nyo na kagad atakihin, eto po, wala pa po kayong isang linggo. No? Pwede po, kung ako yan, no? Grabe naman to talaga yung, sabik na sabik ba kayong mga dilawan sa leader? Sabik na sabik kayo na maka-atake kayo? Alam nyo, ang kasikatan ni Dilima, ilang linggo lang po yan. No? Gamit nyo. Parang nabuhayan kayo at may bago na kayong leader. Hindi po mag-i-stand si Dilima as pag na-realize na ng mga tao, teka lang muna, balik na tayo sa realidad. Hindi ba ito yung pinanood natin na may karelasyon na yung driver niya? Balik na tayo sa realidad. Yung bang si Ragos, yung bumaliktad na nagsabi na walang kinalaman si Dilima? Wala na yung mga million-million na sinabing binigay niya mismo kay Dilima o kay Dayan o kung kanino man binigay? Atake agad eh. Naaawa po ako kay Dilima kasi parang ang bigat kagad ng pinagagawa sa kanya ng mga dilawan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kalalaya lang ni Dilima, hindi niyo ba pwedeng pagpahingahin? Gusto niyo kagad atakehin kagad ni Dilima si Duterte? Tama na yung sinabi niya eh. God bless him. Ano pa yung sinabi niya? God forgive him. Wala muna akong masasabi. Ilang araw lang, dalawang araw pagkatapos nun, ICC agad. Wala naman pong problema sa ICC. Ako naaawa ako sa inyo, Madam Dilima. Kagagaling nyo lang sa kulungan. Yung mga nakalaya, hindi po nila na... hindi po sila nakalaban. Kayong na galing sa kulungan, kayo pa yung inaasahan nilang pang-atakdog. Para atakihin. Sila po, Senator Dilima, Pera Biro, Dehin Bokiki po yan habang kayo nariyan. Biglang ngayon, paglabas nyo, kayo na naman ang gusto nilang isubo. Okay, real talk po natin. Si Senator Dilima, meron pong problemang mabigat ang ICC ngayon. Paano nila iimbestigahan? Yan po ang ine-expect sa kanila, no? Ako hindi po ako naniniwala na uunahin tayo ng ICC. Ha? Wala pong bigat yan. Una, wala na po si Duterte sa kapanyarihan. Ikalawa, meron po tayong justice system dito. Ang point po dito, katawa-tawa sa ICC na kaya ka pumapasok, isang private citizen na si Duterte, tutulong ka, ICC, na usigin yung private citizen na si Duterte, na pwede naman magsampa ng kaso lahat ng mga nagrabyado ni Pangulong Duterte. Very willing naman siyang harapin. Hindi po ba? Magiging katawa-tawa po yung ICC. Kaya po siya papasok, sana noon, ang ikakatwiran niya, napaka makapangyarihan ni Duterte. Hawak niya lahat. Kaya niyang impluensyahan. Kayo na rin ang nagsasabi, wala ng power si Duterte. Itatakbo nyo pa rin sa ICC pa rin.
ang sa akin, kung ako po ay sisi, maiinsulto ako dito sa ginagawa ng mga to. Kasi, hindi nyo ba nakikita? May problema kami sa Israel. Iniisip namin, paano namin iimbestigahan yung Israel? Isisingit ba namin si Duterte? Unahin pa namin si Duterte? Eh, private citizen na yan si Duterte. Wala nang power. Bakit pa kinakailangan nyo pa ng foreign power para usigin ang isang private citizen na kung tutuusin, dito ginawa ang krimen sa Pilipinas, may mga hustisya po tayo rito. Katunayan, napalaya ka nga. Dahil sa hustisya. Hindi ko maintindihan. Kung ano po yung logic na hanggang ngayon eh, si Pangulong, gusto nyong tumakbo yung hustisya kay Duterte? Bawiin nyo sa ICC, magsampa kayo ng kaso sa mga korte natin sa Pilipinas. Dahil si Duterte ay private citizen, si Duterte ay Pilipino, ang mga supposedly nagawa ng krimen ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas. Bakit nyo kinakailangan ng international? Eh, private citizen na si Duterte, wala na po siyang power kung tutusin. Pagtatawanan po ang ICC ng buong mundo. Bakit siya makikialam sa isang private citizen na wala ng power? Kinakailangan nyo pang papasukin. Kaya lahat nakikialam sa atin yun. Eh, ba't takot na takot kayo? Ako takot na takot. Bakit naman ako matatakot? Pag binatikos mo ba yung mali nilang ginagawa, takot ka na? Iba po yung takot sa tinatalakay lang. Bakit mo naisip na takot si Pangulong, takot kami para kay Pangulong Duterte sa ICC? Mga makikitid lang po ang utak na makakaisip na may magagawa ang ICC dito. Wini-welcome nga ni Duterte, puntahan nyo ron. Bakit matatakot? Bobo lang po ang matatakot sa ICC. Bobo ka ba? Bobo ba si Duterte? Ang una mo naisip, pag tinatalakay yung ICC, takot? Kaya ako tinatalakay yan. Wala akong topic. Magandang topic yan, di ba? Oh, kinakailangan malaman yung ayaw mo ba? Baka ikaw natatakot na may ipapakita sa inyo. Hindi ko alam kung dilawan ka o ano ka, tambalolo. Baka ikaw ang natatakot kasi na-expose na walang jurisdiction rito ang ICC. Okay. O ngayon, pasalamat na rin. Sinabi ni Dilima yan. Dahil dyan, nagsalita po ang ating Office of Solicitor General. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Former Senator Laila Dilima, nakalaya na pagkatapos ng mahigit 6 na taon nitong pagkakulong. Kaugnay sa di umano'y aligasyon nito noon na umano'y sabwatan ni Dilima sa illegal drug raid sa loob ng Bilibid Prison noong ito pa ang sekretary. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos payagan ng korte na makapiansa, former Senator Laila Dilima, nakalaya na. Ating matatandaan, mahigit sa 6 na taon na nakulong si dating Senator Laila Dilima dahil sa aligasyon nito noon na umano'y sabwatan sa illegal drug raid sa loob ng Bilibid. Ngunit ayon sa ating mga kababayan, tila sinadya di umano ito na madelay ng kanilang kampo ang kanyang kaso dahil inantay di umano nitong bumaba sa pwesto ang dating Pangulong Duterte. At nang makababa na si dating Pangulong Duterte, isa-isa di umano na-dismiss ang kaso ni Dilima. At ngayon, pinayagan na itong makapiansa ng Korte Suprema. At sa pagdaya nito, personal itong nagpahayag ng pasasalamat sa Administrasyong Marcos dahil lakamit na di umano nito ang hustisya. Lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ang kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, after this temporary freedom, what's next for former Senator Laila Dilima? Abangan ang susunod na kabanata. Mukhang duda ako. Sinadya nilang madelay ang kasong yan. Inantay pa nilang matapos sa kanyang pwesto si dating Pangulong Duterte para walang sagabal. Kaya ngayon, laya na. Walang kinalaman si PBBM dyan. Di siya nakikialam sa judiciary. Labanan ng kaso yan. Di naman dismissal yan. Temporary bail lang yan. Tuloy pa ang kaso. Desisyon ng judge yan.
Bason hearing at labanan ng mga abogado. Kung ano man ang dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon, ito ay may rason at lahat ng bagay ay may tamang paglalagyan sa tamang panahon. Sa dagdag ng mga balita, makalipas ang halos 7 taon na pagkakakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga at illegal drug trading, pinabura ng Mutindupa Regional Trial Court Branch 206 ang in-hind petition for bail ni dating Senator Leila De Lima kaninang hapon. Dahil dito ay pansamantalang binigyan ng korte si De Lima ng kalayaan habang dinidinig dito ang kanyang huling kaso. Nagbayad ang kampo ni De Lima ng halagang 300,000 pesos para sa naturang piyansa. Kabilang rin sa pinayagan ng korte na makapagpiyansa ay ang mga kapwa niya akusado na sina dating... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...